Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo'y magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong sasedote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pagsunod kay Jesus sa tuwina. May dalawang bagay sa mabuting balita sa araw na ito na mainam pagnilayan. Una, kapansin-pansin ang unang sinabi ni Jesus kay Pedro sa mga naunang talata. Pinuri ni Jesus si Simon Pedro na pinangalanan niyang Kefas, bato, dahil kinilala niya si Jesus bilang anak ng Diyos. Tapos ngayon, sinabihan siyang Satanas. Bakit? Ito'y upang ipaunawa kay Pedro at sa atin na maaaring nais nating sumunod kay Jesus dahil sa kinikilala natin kung sino siya. Ngunit maaaring baka ang hawak natin isang makitid na pananaw ukol sa kaharian ng Diyos. Dahil ipinaunang sabi ni Jesus ang kanyang pagpapakasakit, nais niyang ipabatid na ang sinundan ng 12 isang guro na maghihirap at hindi isang politikong magpapalaya sa impyernong sumasakop sa kanila noon. Oo, masasabi na may malasakit si Pedro kay Jesus. Ngunit, batid ni Jesus ang nasa kalooban ni Pedro. Baka Kristyanismo walang krus ang nais ni Pedro. Isang pawang pasarap na pagsunod kay Jesus. La Dolce Vita. Hindi naman masama ang mag-asam ng ginhawa sa buhay na ito. Ngunit kung walang kasakri-sakripisyo, ano na ang tatalikdan at iaalay kay Jesus? Dito natin itatahi ang ikalawang bagay na sinabi natin kanina, ang pagsunod kay Jesus. Sa banal na kasulatan, ang lahat ng mga sumusunod sa Diyos ay nagkaroon ng pagsubok sa buhay. Halimbawa, si Abraham na pagkatapos mapagbigyan ng kahilingang magkaanak ay sasabihang ihandog sa Diyos si Isaac. Hindi madali ang sumunod sa Diyos. Ngunit sa tulong niya, kung ating mapaglalabanan ang pagkamakasarili, magkakaroon tayo ng isang ganap na kaalaman tungkol sa pag-ibig. Mainam din
na ang Diyos na kinikilala natin sa araw-araw ay talagang pakikibahagi natin kay Jesus. At sa ating pagpapasa nito, may pandemya man o wala, ay isipin natin mahalagang magpasensya sa sarili. Dahil kalimitan, ang pinakakalaban ay ang ating sarili. Sa makatuwid, malaki ang kinalaman ng pagpapasa ng krus sa araw-araw, alang-alang sa pag-ibig kay Jesus. At ito'y may malaki ring kinalaman sa misyon ni Jesus na ipinagpapatuloy din sana natin bilang bahagi ng kanyang iglesia sa pagsisikap natin na isabuhay ang pananampalataya sa pagsisikap na magpasensya sa iba, sa paninindigan sa katotohanan at sa pag-ibig sa Diyos at kapwa.